Dahil may natira pa tayong rice paper from last time na nagbawa tayo ng spring roll. So, meron naman tayong naisip na idea. Pwede natin siyang gawing chips. Subukan natin kung paano natin gagawin. And let's see na. So, ito yung ating paper, rice paper. Actually, madami pa siya eh. Kailangan natin isipin kung ano pa paano natin siya gagawin. So, nagaya nga na sabi natin. Subukan natin gumawa ng chips out of the rice paper. So, lahat ng posible natin gawin sa rice paper para hindi siya masayang, gawin natin. Cut lang natin siya ng maliliit. Parang triangle. Subukan natin yung parang chips ba siya. Ano ba? Ito na maisip. Ayan. Kaya triangle lang. Tuloy lang natin to. Ano na guys, mga tatlong piraso yung ating ginupit. Lutuin tayo. Ito mo guys, mainit na yung ating mantika. And let's see. Ayun, no? Luto agad oh. No? Parang ano lang, ikidat eh. Ayun, no? Nakakaanong panuuring. Bilis, no? Para siyang ano. So, huwag yung masyadong patatagalin sa mantika kasi ina-absorb na yung oil. Ayan. Nalo ba kayo manood? Kasi bigla siyang nagpa-pop up, diba? Imagine mo yung rice paper pala. Pwede pala yung ganyan. No? Yun, pwede pala sabay-sabay. Aliw ba kayo sa napapanood niyo? Ako na aliw ako. Ngayon ko lang din ito na ano eh. Try ulit natin sabay-sabay ha. Para makita natin kung yung ano niya. Pag-pop up niya. Okay. Huwag tayo. Mga lima. Ang dami nito eh. Ayan. Ayan, no? Kailangan nyo mong suot mantika nyo mainit na mainit, siguro mga 400 Fahrenheit yung init nya. Matetest nyo naman yun eh. So yung unang gawin yung test, isaw-saw nyo muna siya. Pag hindi siya nag pop up agad, malamig pa yung oil. Pero pag nag ano agad siya, pagkabagsak, tuloy na natin ha. Ito na guys yung ating ginawa. Oh. So, make sure lang na kapag nag-pop up siya, tanguin nyo agad kasi ina-absorb ng rice paper yung oil. Ay, nasa siya towel para ma-absorb ng towel yung ano oil. Eto na siya guys. So, hindi na ako gagawa ng seasoning. Pero pwede kayong gumawa ng seasoning niya, salt or onion powder, garlic powder, i-mix nyo lang siya. Pwede na yun. Pero dahil pag nagluluto si Mrs. ng noodles or ng pancit canton, hindi niya na tinatap, hindi niya nilalagay yung isang sachet. Kaya minsan may natutira. Ito yun. So, try natin kung magiging masarap ba siya kung ihahalo natin siya dyan. Ito na yung ating magiging chips. Homemade chips out of the rice paper. So, huwag niyo na siguro lahat. Baka masyadong maalat. Para tumapit sa bango. So, bango yung seasoning. Ano yun? Bali, Korean seasoning. Yung seasoning ng Korean noodles yung ginamit natin. Wala kasi kami mabili doon sa Chinese store na Lucky Me. Ewan kung ba't tinanggal na nila. Ano sila inalawag mag-import. Kailangan pa namin bumunta sa iba pang store malayo. Okay. Tingnan natin.
ang lasa. Pakinggan niyo yung tunog, guys, ha. Malutong. Para siyang ano, yung bulak. Sakto yung ano, seasoning. Huwag niyo ilalahat, guys, para hindi maaalat. Or you can make your own garlic powder, onion powder, or salt and pepper. Pwede yun. Pumutok sa lalamunan ko yung hindi nahalong seasoning. Okay, tuloy na natin. So, another recipe for the rice paper. Meron tayo itong ano ba tawag dito? Spring onion. Yan. Ito na lang gagamitin natin instead na shallots. Medyo strong yun pagka ipiprito natin. So, ito lang muna. Meron tayo dito ang Vienna sausage. Ikat lang natin siya into strips. Yan. Or pwede yung ham, yung ginagamit sa, yung malapad. Alam mo na yung ham na yun. Yung cold cuts ba? Eh, wala ako nung sa fridge. Ito lang yun nandito sa cabinet, sa cupboard namin. May bacon na yun. Tinatambad na akong magluto. Luto ito pa ba? Ito, nasa lata. O, ayan na. Ready na. Tsaka meron pala dun sa ano, baloney na sa freezer. Eh, ituto ko pa ba yun? Ito na, para mabilis. So, kung gusto marami ang gagawin niya, di damihan niya yung hihiwain niya. Siguro, ito mga two pieces lang yung gagawin natin. Ayan na. Pagdating tayo magluto. Dahil wala tayong panini grill, yung ginagamit sa quesadilla or sa tawag nito, pizza, yun na lang muna gamitin natin. Pan. So, yung ating paper, rice paper. Oops. Ito natin kasi tumitiklop. So, spread natin yung cooking onion. Ay, cooking onion. Yung ano. Tumitiklop siya, oh. Ayan na siya. Tumitiklop na. And then, lagyan natin siya ng egg bago tumiklop ng bunggang-bungga. Yan. Kalat natin yung egg. Yan. Para ma-plate na din siya. Kasi mababasa siya, di ba? Kung gusto niyo ng may onions, guys, pwede din yung shallots or regular yung king onion. Sa akin okay na to. Pero kung gusto niyo lang, okay lang din. Hanggang sa maluto natin yung ating egg. Medyo okay na yung ating ano? Egg. Lagyan na natin yung ating sausage. Parang pizza. Pizza. Pero egg. Or quesadilla. And then, para sabay-sabay na silang maluto, alam niyo yung cheese na to. May, kilala niyo na siya. Ilang beses ko na siyang ginagamit. Papaubos na siya, guys. Yeah. Okay na tayo. Parang last na gamit ko na sa kanya to dito. Kasi wala na halos. Tagal ko din ginamit-gamit to, eh. Then, coveran lang natin para maluto, matunaw yung pizza natin. Kasya ba ito? Ayan, kasya.
Pagtuno na yung cheese, babalik tayo. Aw, mait talaga. Ayan na. Pwede na guys, luto na ating rice paper pizza. Tingnan natin, yung mga pre-break na natin. Yun know, crispy yung tin, yung tinning layer niya, yung crust. Nakikin niyo ba yun? Kunwari pizza, totoong pizza. Siyempre, kunwari, hindi masyadong matakaw, at litan natin ang hiwa. Katanggal natin siya. Ayun o. Yan. At sino makaka-relate sa mga to-go na mga sachet ng hot sauce? Ang dami namin sa rep. Ito yung mga take-out na kasama sa take-out. Dami pa doon sa rep o. Oh, dami yan. So, i-drizzle nyo lang siya ng hot sauce. Siyempre, pizza, hot sauce. Kung ayaw nyo naman, di okay lang din. Yan. Sino kaya makaka-relate doon sa mga sachet na mga sauce? Ketchup, toyo, yan, marami sa rep. Ayan na, ang ating pizza from rice paper. Lagyan sa dalit tayo. Okay. And taste test. Look at that. Ano, oh, parang puto. Oh. Napaka-thin ng crust. Kaya hindi parang tinapay. Masarap siya guys. Promise. Ito na po ang ating mga ginawang dish for the day out of rice paper. Para mapakinabangan, marami pa siguro, mga 10 pa yung nandun. Subukan guys, and then give us a comment on the comment section of this video. And muli kami nagpapasalamat sa lahat ng aming mga subscriber. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta, sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aming channel, don't forget to hit the like, share and subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga upload. Hanggang sa muli, paalam, bye-bye!